Good day mga pare ko. May pag-uusapan tayo ngayong araw. Mahalaga to sa mga riders. Lahat ng riders dito sa Pilipinas, mahalaga to. Okay, pag-uusapan natin ngayon, yung naging issue kay Colonel Busita at kay Colonel Nebrija, na sabi nila Colonel Nebrija, bawal daw yung hindi nakasapatos na backride. Naging viral sa Facebook yun, yung alita ng dalawang colonel mga pare ko. At marami ding mga netizen ang nag-react. Kasi ang issue dun mga pare ko, may hinuli dun banda sa EDSA, hindi ko alam kung saan eksaktong lugar dun. May hinuli dun yung traffic enforcer na nakasandals yung backride. Ngayon, hindi agree yung nahuli dun sa mga enforcer. Kaya ang ginawa ng mga nahuli, tumawag kay Colonel Busita. So hanggang sa kinumpirma nga ni Colonel Busita na wala naman talagang batas ang nagsasabi na dapat pati yung backride ay nakasapatos. Ang nakalagay lang doon sa batas mga pare ko, yung driver lang ang dapat nakasapatos. Ano ba yung mismong nakasulat sa batas? Sabi dito, for wearing of flip-flops, sandals, or slippers, or being barefooted while operating motorcycles or scooter on a road or highway, a fine of 500 pesos for the first time and 750 pesos for the second time. Tapos 1,000 pesos in the third time, kasama na yung revocation ng license. Medyo mabigat yung parusa kapag mahuhuli kayo nang nagda-drive ng motor na nakachinelas. Ngayon, sinabi ni Colonel Busita, walang sinasabi doon sa batas na dapat pati yung backrider ay nakachinelas or nakasapatos. Kaya nagkaroon ng mga pagtatalo between Colonel Nebrija at Colonel Busita. Wala personal pero sa social media, doon nagsasagutan sila. Nakisali na nga dito yung si Swan Singh, Alberto Swan Singh ba yun? Pati si yung sa MRO, si Bolanos ba yun? So, ang pinaglalaban nila kasi mga pare ko, kasama daw yung backride. Paano nila nasabi? Ang sabi kasi dito sa batas, while operating motorcycles. So, nilagay nila ng technical na ibig sabihin yung operating. Ang paliwanag kasi nila doon, ni Bolanos, tsaka ni Swan Singh, pati si Nebrija, pag doon nag-ooperate ng motorcycle, kasama daw yung backrider doon. Dahil sa balancing. So, kapag hindi tutugma yung balance ng backrider dun sa driver, maaling sumemplang. Pero ha, mga pare ko, naglabas kasi ng resolusyon ang MMDA. Resolution number 1358 at 1354. So, sinasabi dito, mga pare ko, ipapaiksiin na natin yung kwento. Sinasabi dito sa resolusyon na to, na walang batas ang nagsasabi na dapat pati yung backrider ay nakasapatos. So, mali si Bolanos, mali si Swan Singh, at mali sila doon mga pare ko. Kasi dito sa resolusyon na nilabas ng mismong MMDA, Metro Manila Development Authority, may mga abogado na involved dito. Hindi lang basta ito nilabas ng mga empleyado lang doon. Hindi, may mga involved dito na abogado. At syempre, yung mga abogado na yung mga pare ko, sanay sa batas. Marunong sila bumasa ng batas. At nung nireview nga nila yung batas ng LTO, tama si Colonel Busita. At mali sila Colonel Nebrija, si Swan Singh, si Bolanos, at kung sino-sino pang mga naging abogado dyan sa social media. Sabi dito mga pare ko, hindi ko nababasahin lahat. Napakahaba kasi ng resolution na to, 2 pages. Bibigyan ko na lang kayo ng mga ilang part dito na importante. Mag-umpisa tayo dun sa word na operating. Kasi yun yung naging issue Yun yung pinaglalaban nila, Bolanos. Nga pa lang mga pare ko, yung mga hindi nakakilala doon kay Bolanos, siya po yung parang leader ata ng MRO. So, alos kakampi rin natin siyang mga rider. Pero nagtataka lang ako, bakit sa part na to, hindi siya kumampi sa ating mga rider. Although sinasabi naman talaga sa batas, dapat nagigits nila yun. Kasi ako nung una kong binasa yung batas na to, nagigits ko na agad na yung operating niya sinasabi, para lang sa driver yun. Binigyan kasi nila ng technical na explanation So, sobrang technical. Para ang nangyari, ipinipilit talaga nila na dapat pati yung backrider ay nakasapatos. Pinipilit nila yung word na operate kasama yung backrider, which is mali naman talaga. So, bibigyan ko kayo dito ng mga ilang part sa resolution para magka-idea kayo. Okay, sabi kasi dito, yung word na operate ay dapat hindi binibigyan ng technical na explanation. Huwag doon natin masyado pinapakomplikado yung mga word sa batas. Kung ano lang yung nakasulat doon, yung simple meaning nun is yun lang. Kasi sinulat naman daw talaga yung batas ng simple para mas maintindihan ng lahat. So, dito, sabi dito, ang operating is doon lang nakatugon sa rider at hindi kasama yung backrider. So, malinaw tayo dun mga pare ko. May mga abogado dito kasama sa resolution na to at sila na mismo nagsabi, hindi talaga kasama yung backrider. Okay, ito pa mga pare ko. Pag sinabi mo kasing nag-ooperate ka daw ng motor,
or kahit anong vehicle. Ikaw yung dahilan para umandar yung vehicle at ikaw rin yung dahilan para huminto. Oh, so kung hindi ikaw yung nag-ooperate, hindi mo kayang paandarin or pahintuin yung motorsiklo. Sample tayo. Sa motor, dalawa kayo. Driver tsaka angkas. Si driver, kaya niyong paandarin yung motor, move forward, tsaka ihinto. Kasama siya dun sa operating na sinasabi. Ngayon, si back rider. Kaya ba ni back rider na paandarin yung motor or ipa-forward yung motor at pahintuin? Hindi. So, hindi siya kasama dun sa operating motorcycle or vehicle. So, malinaw tayo dun mga pare ko. Tapos, ito pa yung medyo matindi. Sabi kasi dito sa resolution number 13854, kaduktong nitong 13852. Sabi dito, kung isang tao daw ay nag-ooperate ng vehicle, eh kailangan daw niya magkaroon ng driver's license. So kung sinasabi nila Bulanos, nila Swan Singh, nakasama ang back rider sa nag-ooperate ng motor, eh dapat kumuha rin sila ng lisensya. Sabi dito sa resolution number. Pero hindi, kasi hindi naman talaga sila kasama sa operating vehicle or operating motorcycle. Kaya hindi nila dapat kumuha ng lisensya. At saka doon kasi mga pare ko, kung mababasahin niyo yung batas, yung mga ibang kasama niya na nakasulat sa taas, eh inindicate talaga doon yung rider tsaka yung back rider. Pero pagdating dito sa dapat nakasapatos, eh wala silang inindicate mismo kung back rider or driver. Basta nakalagay lang dito, operates. Ako kasi nung una ko talaga ito nabasa mga pare ko eh. Unang tingin ko pa lang, hindi talaga kasama yung back rides. Yun, ako lang naman yun ha. Which is, tama naman pala yung pagkakaintindi ko. Ito, naglabas na nga ng resolution. Okay, ito mga pare ko, lilinawin ko lang ha. Hindi porkit sinabi ni Colonel Busita na wala sa batas yung dapat ay nakasapatos din yung back ride, eh tutol na siya na magsapatos yung back ride. Hindi po. Sabi nga ni Colonel Busita eh, maganda yung layunin ng batas, ay maganda yung layunin na gustong ipatupad ng mga MMDA enforcers, yung mga nanghuli na yon. Ang kaso, mali naman na titikitan mo yung tao na hindi naayon sa batas. Parang maihahalin tulad daw ito mga pare ko, yung dating panghuli ng MMDA sa mga driver na naka-shorts, eh wala naman din daw sa batas. So, hanggang sa pinatanggal na nga yun. Hanggang sa yun, hindi na nga nanguhuli yung mga MMDA na naka-short. Tsaka ngayon, ito na, nilabas na yung resolution na hindi talaga kasama pati yung back ride na dapat nakasapatos. Para sa akin naman mga pare ko, ito personal opinion, maganda naman talaga yung nakasapatos rider tsaka back ride. Hindi ako tutol doon. Sure ako doon na mas safe talaga yung kaysa sa nakachinelas or nakasandals yung back ride. Ang pangit lang kasi doon, eh huhulihin tayo ng dinaayon sa batas. So pwede naman nila tayo sabihin, no, oy sir, paalala lang, dapat next time magsapatos na yung back ride nyo kasi pag nasemple lang kayo, delikado. Delikado naman talaga kasi kapag nagsemple lang kayo, wag naman sana, at nagasgas yung paa, eh mahirap talaga makalakad. Ang worst case pa niya, baka hindi pa makapasok sa trabaho yung nasugatan sa paa. Kaya maganda talaga yung nakasapatos. So, yun lang mga pare ko, lilinawin ko lang ha. Hindi tutol si Colonel Busita na dapat nakasapatos yung back ride. Ang tutol lang siya eh, yung maling panghuli sa mga motorcycle riders. Which is, agree naman ako doon mga pare ko. So, yun mga pare ko, malino tayo. Sa mga gusto pong makakuha ng kopya ng resolution na to, eh pumunta lang kayo doon sa page ni Colonel Busita. Ilalagay ko rin dito sa description yung link para idala niyo yung copy na yun. Para if ever na maghahatid kayo ng mga jowa nyo or asawa nyo sa trabaho, kasi minsan sa trabaho kasi nila hindi nagre-require na nakasapatos, may ibang trabaho na nakasandals. Kung parahin kayo ng enforcer, pakita nyo lang tong resolution na to. Sir, ito po, naglabas na po ng resolution. Malinaw po dito na hindi talaga dapat huhulihin yung may mga back ride na nakasandals or nakachinelas. Pero mga pare kaya, for safety lang din, mas para sa akin, mas okay rin talaga yung nakasapatos, lalo na kung malayo yung pupuntahan nyo. Pero walang sapilitan yun mga pare, kasi nga wala naman sa batas. Nasa sa atin na lang yun kung gagawin nyo ba or hindi. Kumbaga, right at your own risk mga pare ko. So yun lang mga pare ko, sana po may natutunan kayo sa video na to. And kita kits sa next vlog. Have a nice day. Thank you for watching.